Yan. Kumusta ang kuan? Pagkatulog? Ganun pa rin, napakalamig pa rin. Napakalamig, no? Palaging umulan. Dalawang gabi pa siya nakatulog dito sa ating kubo. Pero kami dito, sanay na. Yan o, yung mga kasama natin, mga bagong ligo na. Pero si Junior, Jigger Junior, dalawang araw na walang ligo. Ikaw? Dalawa din? Hindi. Ah. Oh, don't cork it off. Restore kayo. Pwede na hindi sa tumisita gani. Huwag pa lang may trabaho. Mayroon mag-iatang-atang dito. Ayun po. Tuloy naman kami sa aming trabaho. Pagpapakain sa aming mga alaga. Kagabi po, napakalakas ng ulan. Grabe. At yung pan natin dito, oh. Nagka-problema na naman. Yan, oh. Parang nahubas. At malakas naman yung tubig natin na galing doon sa ating kuwan, oh. So, ang problema dito, parang doon sa ilalim naman tumagos yung tubig. Yan, oh. Wala na gagis taas. Lumakas yung tubig sa ilalim, mga kaprobinsyo. Bakit kaya nagaganyan? Habang tumatagal, mukhang lumambot yung lupa. Kailangan naman natin itong ayusin. Kasi po, pag hindi flowing yung tubig natin, parang madubitingan. Hindi maanod yung mga dumi nila. Katulad nito, oh. Ha? May mga maliit pang isda dito. Natrap. Pero natrap sila, hindi sila makalabas. Tilapia. Oop. Subukan naman natin to na bawasan ng tubig at tingnan kung hanggang saan yung tagus. Pag doon tumagos sa pinakailalim ng lupa ng ating pad, so kailangan na ubusin lahat yung tubig dito para maayos natin. Kahapon nang duman ako dito, okay pa naman to. Pero ngayong umaga, ito yung nakita natin agad. Kagabi nang bumuhos ng napakalakas na ulan, ang naisip ko agad yung pan natin dyan. Baka gumuho. Pero okay naman, kasi parang season na yung lupa. Kaya pag ayusin natin yan, tapos may mga maliit na isda, ang mangyayari po, mamatay sila kasi bawasan natin yung tubig. Kasi kunin natin lahat yung tubig, pamalhan ba? Para maayos natin yung gusto, yung pan natin. Dami namang utre lili, oh. At dito, kumusta na kaya yung mga tilapia natin dito, oh. Dumami naman yung asula dito. Iwasan natin ng konti yung asula. Hindi lang natin gamitan ng net. Baka masama pa yung mga tilapia. Pagamitan natin ng net. Kamayin lang natin. Tingnan natin yung mga tilapia natin kung gano'n nakalaki. O tinirahan pa ba tayo ng mga palaka? Baka inubos ng palaka ba? Ngayon na medyo maliit pa yung mga tilapia natin dito, hindi pa nila kinain yung azula. Pero pag lumaki na sila, ubusin nila to.
libre na yung mga pagkain sa ating mga malalaking tilapia dahil sa ating asula dito. Pero napapansin ko po na mas mataba yung asula natin dun sa ating hito compare dito. Tapos yung source ng tubig, isa lang. Yung galing dito, pumunta dun sa may water lily, tapos pumunta dun sa ating hito. At nagtaka po kami kung bakit napakataba sa asula dun. Yan. Ganyan na pala kalaki yung tilapia natin. Delikado mamatay yan. Dahil sa dami ng asula, so kailangan nating bawasan yung asula dito. Yan o. Yan. Hindi ko alam kung bakit siya napunta sa itaas ng asula. Yan na po, nabawasan na natin ang asula. Pero natagalan tayo ng konti kasi kinamay lang natin. Delikado pag gumamit tayo ng net, baka masama yung tilapia sa paghuli natin, sa pagkuha natin. Yan o, bigyan natin ng pagkain. Tingnan natin kung kumain ba sila. Kumain na yung mga tilapia natin o. Tubo-tubo na yung jutay. Isda na gisa tanawon pa. So yan po ang update sa ating mga tilapia ngayon. Binawasan natin yung asula. Pero napakarami pa rin natira oh. At yung nakuha natin, ibinigay natin sa mga malalaking tilapia para may pang snack sila. Ayos oh, dami oh. Tingnan niyo po. Yung mga koy natin oh, kanina pa sila naghihintay sa atin. Gutom na sila. Yan. Nagtalunan yung ating mga koy. Wala na naman. Yan. Noona po, nung umulan dito, kinabahan po tayo, baka mamatay yung mga koy natin. Manibago sila sa lamig ng tubig. Pero nang palaging umulan, wala namang namatay sa kanila. Parang nasanay na sila sa lamig ng tubig dito sa ating area. Pati kami nga dito, yung mga kasama natin, halos hindi na maligo dahil sa lamig. Pero yung mga isda natin na koy, nasanay na sila oh. Bawasan natin ang water lily. Ilagay natin doon sa kabilang pan para kainin ng kuhol. May eel po tayo na nilagay dito or bais. Hindi ko alam kung ano nang resulta. Pero wala naman siya problema. Pag buhay lang siya, napakarami niyang pagkain dyan. Maraming tilapia. Yung mga alaga nating baka oh. Si Bitas,
May butas na sa ilong, may tali na siya. Ito po. Yan, oh. Kahit nasaktan sila kahapon, pero okay pa rin yung baka nating isa. Yung ibang baka mga kaprobinsya or kalabaw, pag masaktan sa ilong, ayaw na magpalapit. Ayaw na magpahimas. Pero siya, oh. Hindi siya nagbago. Pati si Pack Bones. Pero ito, ganun pa rin, matapang, oh. Hindi pa rin siya nagbago, matapang pa rin. Si Pack Bones, oh. May tali na din sa ilong. Ah, buta naghapon. Kapo na kita eh. Bahala masuko ka. Bahala masuko ka sa kay. Praktis ka ka. Grabe. Pre. Okay. Ya kabut ya. Aun. Kau ge, kir kage. Wala. Kailangan na palitan yung tali niya sa ilong, oh. Malapit na maputol. Yan po ang sistema mga kaprobinsya. Kailangan na palagi natin i-check yung mga tali sa ating mga alaga. Kasi pag katulad ni Pugi yung makawala, napakahirap na. Tulad sa ating kabayo na napakahirap na nahirapan kami na nagpalit ng tali sa kanya. Kapax, okay na kapax. Kaon gid ah. Kaon puhunan pax. Para mutubo ta. Kao. Isod kita. Pero may tali na siya sa ilong. Pag gumaling na yung sugat sa kanyang ilong, pwede na ilipat yung tali niya sa ilong para mahawakan natin yung tali. Hindi na tayo matakot, oh. Mapigilan na natin siya. Isog yun. Ang buti pero isa, oh. Idol kaya na ako niyo. Di ko kamubunan ng makahajod, oh. Sugat yung kaya. Di mo ito hilapdan. Arari man ko. But ando kaya na siya. Ay pag minalito ha kay pagawson ti kaon nya. Palanggaon ti kag maayo nya. Dili ta kay beliga dayon mas kay magminutan ka. Ibitas, ibinta natin yan ah. Basta lumaki na. Bilas ah. Ah, grabe. Kay ka parugo ko. Ikaw pa ko bahay ka pa ko. Oh, parang gusto niyang tumalon para matamaan niya tayo sa kanyang sungay, sa kanyang ulo. Ano tilap-tilap na ba? Oh, no. Pwede ba? Buti na lang yung mga baka natin. Malakas pa rin sila kumain kahit nasugatan yung ilong nila kasi tinusukan sila. Kasi yung iba mga kaprobinsya, matagal butasan yung ilong dahil pag may butas na sa ilong, humina yung pagkain nila. Masaktan sila ba? Tingnan natin yung ating kalabaw na si Bugoy. Kung wala lamang epekto sa kanya yung sugat sa ilong. Yan po. Ah, okay lang, oh. Kumain lang si Bugoy. Binigyan lang muna namin siya ng napier kasi pag ipasol namin dito sa paligid, yung mga damo pag maapakan niya, hindi na niya makain. Yan po, oh. Hinanap niya yung feeds. Inamoy-amoy niya. Pero kaon nga po, Bugoy, ah. Yan po ang sistema natin mga kaprobinsya. Basta may mga alaga tayo, umulan man or maaraw, tuloy tayo sa ating mga trabaho dito. At nakakaaliw naman, hindi naman inantana yung ginaw kahit maulan. Basta makita natin yung ating mga alaga na malusog ang kanilang mga katawan.
puntahan natin yung ating mga alagang kambing. Kasi kahapon po, nagkatay kami ng isa. Nag-request po si Mrs. na gusto niyang kumain ng paklay. At yung maliit lang yung kinatay natin, yung lalaki. Yung medyo native. Mura lang naman yung mga kambing na maliit. Hindi katulad sa mga malalaki, parang may range sila, yung buyer. Pag nasa 35 kilos pataas yung timbang ng kambing, medyo mataas din ang presyo. Pero pag pababa, mata-mata lang ang sistema. Hindi natin alam kung sinong lalo. Sa ngayon, naayos namin yung bakod sa aming mga pato. Wala na makalabas sa kaila. Kaya nasa loob sila lahat. Oh. Yung mga pabo natin, andun lang sumilong sa kubo ng mga pato. Subukan lang natin na ihalo-halo sila. Pero pag sa tingin natin na hindi maganda, pwede naman tayo na magpagawa ng kubo na para sa kanila. Tapos lagyan natin ang division dito. Pero pag sa tingin natin na okay lang, so hindi na tayo gagawa pa ng kubo, ang gagawin natin, magdagdag lang tayo ng mga paitlogan para sa pabo. Yung ikabit natin sa medyo mataas. Yan na po yung mga kambing natin, oh. Ibubuo, parang natakda na ni Buwel. Hindi kinain yung fish niya kahapon. Dumi na ating kambing, ginawa natin pataba sa ating mga talindon. At may mga dumi naman dyan sila, marami na. So, suro na din yung sako. At doon itapon natin mga tanim. Pwede sa mga puno ng sari. Tanglata na yan, gininaw yung atong nang pano. Kambing. Hindi lumabas. Bobo na hawa sa ating buwer. Yan. Kailangan po ng lalaki. Usar na. Usar na. Usar na. May isa kami kami dito. Lalaki ihiwalay namin. Lutaso na mo ba? Yan. Pero kinahanglan siya. Hindi lagi makaagira diyan. Ginaw yung ating mga kambing dito. Pero ayos na kasi may pagkain na tayo. Kaya isipan ko minsan na baka mapilitan tayo na ibinta si Buwer, oh. Tanong tayo sa ating kaibigan kung magkano yung kilo sa kambing ngayon, yung medyo malaki. Mas mabuti pa si Turo, oh. Mabait lang compared sa ating buwer. Pero
Yan po ang sistema sa mga kambing na lalaki, mamamayat, basta may mga babaeng kasama. Walang ganang kumain, gusto lang kumasta agad, or kasta lang ng kasta. Kasi gulay ka na na iba. Yeah, okay. Gusto ko sana ipasol yung ating mga alagang kambing sa labas. Bakiruhan. Pero pangit yung panahon, palagi yung maulan. At hindi naman maganda pag pakainin natin sila sa labas tuwing malamig yung panahon. Wala sila nga nang kumain. Wala mo yung kagawa sa dong. Uli rin na siya. Oh. Grabe oh. Oh, inanin po mga kaprobinsya oh. Para matumba yung kubo namin. Paggawas din siya pag maanig lain balay na sa oh. Ah, grabe ah. Binta natin yan ah. Kahit mura yung presyo ngayon. Kaysa masira yung kubo natin. Mas malaki pa yung gaso natin. Gusto sana natin makatipid sa presyo. Pero paghayaan natin siya dito, delikado. So next week mga kaprobinsya, wala tayong ibang choice, wala tayong magawa. Ibinta yung kambing natin na buwer. Delikado, baka masira pa yung kubo natin dito pag manatili siya dito na matagal. Gusto ko sana na patabayin muna siya bago ibinta. Pero delikado, napakatapang. Okay lang sana pagkatulad ni Bubu, kahit hindi siya kumain, tapos hindi lang niya gibain yung kubo natin, okay lang. Pero siya, grabe. Sa problema ni Mabot? Hmm? Wala niya siya ni Kaon, no? Wala kayo ni Kaon. Yung kwarto niya, mga kaprobinsya, napakatibay na. Tignan niyo po, mga kusanira na yung dingding. At ito, sinugurado namin na medyo matibay compare sa kwarto ni Bobo. Kawayan lang ang dingding sa kwarto ni Bobo. Pero hindi naman siya matapang. Tingnan niyo po oh. Pag yung buwit ang nakalagay dito, yan oh. Ka. Sapat oh. Grabe. Ah, unsao naman ka? Wala na ka ha? Baligat ka. Malito kay ka. Gubunin mo na itong balay dire. Okay lang sana pag matapang siya sa tao. Ang problema, pati kubo, pinagtripan niya oh. Nilagyan na namin ng talo para hawin-hawin pa na hindi matumba. Binuntaan na, binuntaan. Yung mga kambing natin dito lahat mga kaprobinsya kasama yung mga maliit ay nasa 48 heads. 49 sana pero nakatay na yung isa kagabi. So 48 heads yung natira. Tapos may mga buntis na yung kambing. Ito po, sana nabuntis to. Ito, nakastahan na to. Pati si Dayan, si Buna. Lagyan natin ng irtag lahat yung mga kambing natin para pag magkalabas sila tapos may mawala, alam nila agad na kung kanino yung kambing na yan. May mga palatandaan sila kahit wala lang pangalan, kasi yung lagyan natin ng pangalan yung mga maliit lang, yung mga upgraded. Pero yung mga inahin, may isang klase tayo doon na AirTag, yun lang ang gamitin natin, parang pasunod lang 1, 2, 3 hanggang malagyan natin sila lahat ng mga AirTag. Yan po ang gagawin natin. Pero marami po sila, hindi po ito madali ilagyan. Hindi ko akalain mga kaprobinsya na maging ganito sila karami. Kasi doon sa Irewan, nagsimula lang tayo sa 2 inahin at 2 dumalaga. Tapos si Toro. Tapos nakabili tayo ng hybrid na 2. Ito. Yan, at siya. Yan lang po ang nabili natin na hybrid. At yung nanay ni Buna. So bali, ano lang, napakakunti lang yung nabili natin. Pero ito, sa loob ng mga 2 taon, ganito na sila kadami. At nakabinta pa tayo sa kanila sa mga nakaraang taon po.
So, pag hindi pa tayo nagbinta or kada panganak sa ating mga kambing, tig dalawa, napakarami na sana. Pero minsan, yung anak nila tig isa, minsan may namatay pa, hindi nabuhay. Lalo na yung mga kambing natin sa Area 1. Pero dito po, may namatay na inahin, pero yung mga anak nila, nabuhay natin. Kaya, parang natuwa po ako nakatingin sa ating mga kambing mga kaprobinsya kasi nagsimula lang tayo sa mga ilang heads. Sa gusto mong alaga ng kambing, ang maisuggest ko po sa inyo, magsimula lang po kayo sa mga ilang heads. At yun po ang padamihin ninyo. Katulad sa akin, yun po ang ginawa ko. Mga ilang heads na po yung babae natin. Tapos, nanganak na sila at ito na po sila ngayon. At dandahan po natin silang i-upgrade, dandahan pong gumanda yung lahi nila. Yan o. Katulad dito. Magandang klase ito. Anglo po ito. Anglo. Kainin na po yung mga alaga natin kambing. Tunting feeds. At saka Cupra Male. Tapos hinaluan ng vitamins. At dito po sa atin, wala po tayong ibang vitamins na ginamit para sa ating mga alaga. Yung King's Beta Plus Animal Feed Supplement lang. Yan. Yung King's Beta Plus mga kaprobinsya, pwede siya sa kambing, pwede siya sa manok, pato, pabo, pwede siya sa gansa, pwede siya sa kabayo. Yun po ang ginamit natin sa ating kabayo. At yun din ang ginamit natin na vitamins para sa ating kalabaw na si Bugoy. Tapos pag magkaroon ng spoon yung mga alaga nating kambing dito, ang ginamit namin ay Panamox Forte. Pati sa mga sisiw, Panamox Forte din yung gamit namin. At para sa mga inahin at tandang nating manok, ang ginamit namin ay Panamox Couplet. Yan. Yung mga maliit nating kambing, oh, kumain na sila ng feeds. Yan ang maganda. Habang bata pa sila, sanay na silang kumain ng feeds. Parang baboy kumain, oh. Tignan nyo po. Parang baboy yung mga kambing natin. Yun, nagagawan sa pagkain. Dili sa mukhaon daw? Dili sa mukhaon? Yung ibang maliliit na kambing, ayaw lang kumain. So, tinuruan para maamoy nila yung kids. Hanggang matuto na sila. Oh. Kaon nung nag-e? Kasi nag-unita. Pero hindi unita. Ah, mo ba? Kanina, unita na nito kuhaan eh. Unita, anak-anak. Wala. Mga kaprobinsya, kain na po. Ito yung ulam namin, oh. Yan. Kambing. Nilagang kambing. At baklay. At kaliritang kambing. At may kanin tayo. Lord, maraming salamat sa pagkain. So, kain na. Si puyo ning behala ni pre, kalas kita kanding pre. Nah. Ya. Toko-toko. Kalas kanding. Toko-toko pre. Di man sa pato kay kanding may request yon. Sama naman ana.
Isi jumbo di bakal ini muka kanding jumbo. Lo ang kita lo pelita. Kita mau kanding itu. Jadi, mau meluas muka saya perlu muka korup. Pilih yang dua. Yang mana? Siapa mana yang ada? Ah, ni kenalan. Karena pada kenaikan yang besar. Yummy. Ini pemain yang kambing yang dalam jigger. Jigger junior atau jigger third. Kumusta naman yung uyab ng bok? Okay ra? Ako yung ano rin, ako layo ng uyab ano rin. Ako ang siya. Nang uyab na yung bok? Nanay uyab yung bok di ay? Classmate? Classmate mo bok? Ah, classmate rin bok. Classmate. Basta babae. Ha? Basta babae classmate, uyab mo. Ayan, God. Kayuhan din mga bata din sa. Lihat ba uyuan nga kanang uyuan. Walay pulo pa misita babae mo man sila. Tali diyan sa jigger sa. Mga gamay yun. Pero mo daw. Gamay ra. Kano sa kan this size box? Kano sa kan this size? Kimo anak ko ra kumain na itigan. Tigan pa ingon. Dengan yang ulam. Mana kau rumah ni? Ada redam tu sendiri tu dia. Jumbo ke kau rumah ni? Bisa. Berapa puluh tahun lah bos. Lain bos. Kalau tu mahal, segala ibu bekerja kisah nas agau. Ako ang agaw kini mas agaw na yung imong gusoon. No, eh. Oh, yung imong agaw. Agaw ko rin po. Ah. Parinte wala ko asawa. Ang parinte man, Lord. Balboy na mo, ha? Balboy na, eh. Balboy na.